lang alam mo tug mangga oh. But they're really small. Pag ari na to, di ba wala pa ni? Like, I think these are new. Pero di man ni siya hinog, oy. As lumango ni kay siya. Super asim nito, guys. What's that? Mentos? Yes, John. See, guys, there's a lot of hinog na ripe mangoes. Whoa! Kani, ihapon siya ready. Ano ba naman to? Tanim si ate dito na onion and muni lami oh. Pero kung ano, huy! Wala na, hug na siya. Hinug na siya. I just touched it. Nay, usak ako ano. Oh, oh my gosh! Hala na, nawanambog to. Puchani. Dapo. 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 Wow, damo nang kuha si Yaya, guys. We're gonna make mango shake. Ay, oh, mango shake. Pwede rabi ang mango shake. The toppings. Daka about diha. The ingredients. Wow. About the ingredients for the mango shake. Naam ko ingredients. Mango flute po. Nawala. Magpalit pa ta. After this, we gonna make one mango shake. Not a blender. Oh, not a... So? I'm gonna. So, on? Guys, here's the harvest. Ansa? Anyo. 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 Let's close their gate. Di mo kaabot dai. Tara na, let's make a mango shake. Woohoo! Free mango. We can sell mango shake. Hello guys, welcome back to my channel and welcome if you're new here. My name is Samantha Noel, but you can call me Sam. Today is Sunday pala guys and I think later pupunta ako sa church. I'm not sure if magsisimba ako or dadagkot lang. Dadagkot. Yung magsisindi lang ako ng kandila. Hindi pa ako sure guys kasi I need to go home early then kasi kailangan ko magluto para sa nanay ko. But if my cousin will cook tonight, or maybe if I can ask him to cook tonight, kung hindi siya aalis, then magsisimba ako. Hihintayin ko lang na mawala yung init kasi yung init talaga sa labas is very... namamaak talaga siya, guys. Kasi namamaak sa Tagalog. Tagalog is not my mother tongue. Yung mother tongue ko talaga is Bisaya. So sometimes there are... Masa tawag ni? There are other words that I am finding hard to translate into Tagalog. And sometimes English yung na aalala ko. And alam mo yun, so tatlo kasi yung language na alam ko guys. So medyo nagka-mix-mix na talaga siya sa utak ko. So I apologize for the viewers out there. There are a lot of vernaculars here in the... Ay, sakto ba? Yeah, vernaculars here in the Philippines and kaya you can't really say na lahat talaga fluent mag-Tagalog. A few moments later. I'm just reading a bit of this book, guys. It's called Prayer Time. So I just started reading this. I'm on the 6th
page today. So every day I always read in the morning. I read the Daily Stoic ito when I wake up. So I read it like because this book has 366 bato or 365, one page for each day. So one Stoic what do you call that? Philosophy each day. So I read that, and I also want to read this. This is my uncle's prayer time book. Meron mga Bible verses dito, guys. Hey, wait naman ako, bangko. It's going on one side. I was gonna read the Holy Bible, pero I find it very hard and complicated yung i-understand yung mga verses dun sa Bible, guys, to be honest. Like, I find it so hard to comprehend them. So I was rummaging through their books, like my uncle's books, because they are quite religious. So marami silang mga books na ganito. So ayun, kinuha ko to doon 3 months ago or 4 months ago. Nagbabasa ako ng libro every morning for 30 minutes. Yung binabasa ko na libro before is itong Bhagavad Gita. And so natapos ko na to siya, guys. Yun, share ko lang yung mga nabasa ko. So after that, I also read this one, Ikigai. So mga self-help books talaga yung binabasa ko, and religious books. I'm a very curious person, so I try to learn whatever I am curious about. I want to explore the Holy Bible this time because I'm really curious about it. Gusto ko talagang basahin yung Holy Bible, guys. Kaya lang talaga hindi ko maintindihan na kasi parang it's too complicated for me yung ginagamit nila na English. Nakabasa na ako ng Holy Bible actually. Pero Revelation lang yung binasa ko. Revealed doon ni Jesus kung ano yung mangyayari in the future. So that's what I read. Pero ngayon gusto kong i-understand yung mga scriptures. May mga scripture dito from the Holy Bible, and then they kind of like describe it and they add their thought into it as well. So I kind of like that kasi parang mas nabobroaden or mas na-explore ko yung meaning ng isang sentence or isang paragraph. So that's why I'm reading this at the moment. Hindi na medyo mainit ngayon, so aalis na ako, guys. Gusto kong kumain ng omuk kasi I miss it. Like, it's a Korean fish cake soup ba? Usually talaga, kami ng mama ko, yung kanang nanay ko yung umaalis. Or sometimes me and my friend. And sometimes me, my auntie, and my niece, and my grandma. Rare na lang talaga na ako na lang umaalis mag-isa. Now I have time to go alone, to go by myself. And I enjoy ko rin naman yung own company ko, guys. And it's also healthy to, you know, to go on your own and be alone. Kasi dun mo mahanap yung sarili mo. Char! Ayoli! It's nice to go on your own kasi walang pressure sa iba na baka hindi nila gustong kainin to, or baka ayaw nilang gustong naman. Like, you can do whatever you want without anyone telling you na. You can see it in my videos as well na nagpupunta ako sa cafe alone. Hindi ako nababother na ako lang mag-isa din. So, I am liking my own company as well because it's peaceful and no pressure sa iba. So yun, guys, movies muna ako, and I will see you later. Sunday, guys, so walang masyadong tricycle. We need to walk to the highway. Thank you.
Tagalog or fish cake. Sobrang awkward talaga mag-vlog sa labas kasi marami yung kakilala dito, guys. Okay lang kapag hindi mo country and hindi mo syudad, pero sa syudad talaga parang oh my god, awkward. Anyway, nandito na ako, guys. Ayan siya. Centro. They transferred the food park and the plaza here because they are gonna renovate the city plaza. That's why. I found it. So I ordered one omuk and one tteokbokki. Ito yung omuk, guys. Fish cake. And this is the tteokbokki with cheese. Guys, kasi sobrang init. Maganda sana doon, maraming pagpipilian ba? Kaya lang sobrang init. Nandun kasi yung Gangnam, yung nagbabaligya, yung nagtitinda ng Korean ba? Nandun kasi siya sa ano, sa gilid. Doon siya sa mga may mga tent. Okay lang kung doon ka umupo sa gitna kasi parang open siya ba? Grocery. I'll grab a little bit because tomorrow is a work day and I'll get it sorted out today para wala na akong problemahin bukas. So ayan, guys, it looks cloudy. Parang uulan, guys. Sana umulan, no, mamaya. Tingnan niyo. Pero hindi naman siya ganong thick yung clouds. Malapit lang yung SM dito, guys. Straight lang tayo doon. Nandun yung sentro and then straight lang tayo dito. Yun yung SM. Ito. Tadang. So let's walk. I haven't gone on a solo date in a long time. So parang nabaguhan ko ba? Parang kakapanibago, guys. Na ako lang mag-isa yung nag-vlog. Kasi mas confident ako mag-vlog kapag may kasama ako. Ayun. So kanina parang nahiya ako kasi maraming tao dun sa simbahan. But na wala na kasing masyadong tao, guys. Nandun sa simbahan yung mga tao. And parang nandito sila sa mall din yung iba. Ayan na yung SM. Si Kuya, di siya sure. Liko ko sa orday. Why two? Okay.
May mga hotdog dito, guys. Ano bang bibilhin ko? Ayan, oh, merong fish cake. Kaya lang hindi ako marunong mag-gawa ng broth. So, yung omuk kasi na broth, guys. Kailangan niya ng kelp. So, maghahanap ako ng kelp kung meron dito. Wait. Ay, nanamlip yung kao ng hirin. Nasaan ba na nakapangita ako? Nandun siya sa Robinsons, pero sa SM, ang wala. Yung mga Korean section kasi doon. Mas malaki yun. Thank you. Saan ang bihon? Saan ang bihon? What's this? It's too big though. Cute sa potatoes, guys. I'm gonna buy a white onion. 88. Half kilo. Home, and I didn't film going home kasi mabigat na yung dala ko. So that's it for today's video, guys. Thank you for coming with me. Thank you for watching this video. Please thumbs up if you like it and subscribe for more. I will see you on the next one. Bye, guys.